Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto ni Pangulong Duterte ang lahat ng hindi nagsusuot ng face mask at face shield bilang pangontra sa COVID-19. Bago ang utos na yan, mahigit 70,000 na ang mga naitatala ng pulisya na paglabag sa mga minimum health standard. Kabilang sa mga hindi sumusunod ang ilan nating kababayan na hindi pa rin naniniwalang may COVID-19 kahit mahigit isang taon na ang pandemya. Nakatutok si Marie Zumali. Parang walang COVID pandemic kung titignan ng mga residenteng ito sa port area sa Maynila. Bukod sa nagkukumpulan, karamihan walang suot ni face mask o face shield. Ang iba naman, may suot-suot nga, ang tinatakpan naman ay baba. Yan ay kahit nasa tapat lang sila ng istasyon ng pulis. Nang tanungin ko kung bakit wala silang suot na face mask at shield. Wala naman talaga ang totaling COVID, kasi COVID talaga lahat ng tao namamatay. Wala naman eh. Lahat naman dito, bira lang nakamas eh. Wala naman naririnig nyo na may namatay rito. Wala. Okay. So talagang wala kayong balak magsuot ng face shield? Face mask? Minsan lang. Pag may punay. Maging si ate, walang suot na mask at shield. Hindi ko po muna sinuot yung face mask ko kasi hindi kasi ako makahinga eh. Minsan, hindi pa ako naniniwala sa mga ganun bagay kasi. E paano nga ba sila mapapasunod kung mismong barangay polis nila wala ring suot na mask at shield? Tumanggi nang magbigay ng komento sa amin ang lalaking naka-uniforme ng barangay polis at sige sa ginagawa kasama ang ibang wala ring mask at shield. Ang ganitong mga tagpo gusto nang tapusin ni Pangulong Duterte. Sa kaniyang Talk to the People kagabi, ipinag-utos ng Pangulo sa pulisya na arestuhin at imbestigahan ang lahat ng hindi nagsusuot ng face mask at face shield. Arrest them. And detain them, investigate them, why they are doing it. You have 9 hours. Detain mo, tapos investigahin mo siya kung bakit ganun ang behavior nila. Pagka hindi ko ganunin, hindi ko higpitan, walang mangyayari. Ako dito, hirap na hirap, papawala na yung pera natin sa bangko. Tapos sige pa rin kayo galaw ng galaw dyan na hindi tama, mapupunta talaga kayo sa estasyon. Base sa record ng PNP as of May 2, 2021, umabot na sa mahigit 70,000 ang naitala nilang paglabag ng publiko sa minimum health standards. Pinakamataas dito ang hindi pagsusuot ng face shield na umabot sa 43,401 at ang hindi naman nagsusuot ng face mask ay umabot na sa 16,969. Karamihan sa kanila ay winarningan lang habang ang iba ay pinagmulta. Ayan ang gagawin natin. Utos ng gobyerno. Oh, so dahil po ba sa inutos ng gobyerno, gagawin nyo na, magsusuot na kayo ng face mask, face shield? Hindi ko lang masasabi kasi ang mga tao matigas ang ulo. Kasama ka na ron? Ha? Opo. Hindi ka natatakot na nakatira ka sa tapat lang ng presinto, nandiyan na mga pulis na anytime kapag bumaba yung direktiba, pwede kang ipa-aresto. Yun lang. Wala tayong magagawa nun. Alamin mo muna kung bakit nila hindi yun sinusuot na maayos. Yung may mga tao na hindi talaga makahinga kapag naka-face mask, kaya ginaganon po nila. Wala tayong magagawa kasi yun ang utos ng Pangulo eh. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, agad daw ipatutupad ang utos ng Pangulo kahit walang guidelines o panuntunan. Nakasaad naman na raw sa kasalukuyang mga batas at ordinansa ang mga bagay na ipinagbabawal at ang mga karampatang parusa rito. Ang pinakamainam na paraan daw para di maaresto habang binubuo pa ang guidelines ay magsuot ng face mask at sundin ang batas. Ang isang tanong, saan dadalhin ang mga naaresto? Ayon sa PNP, nakadepende ito sa nag-operate na police station o unit sa mga quarantine violators. Depende rin daw sa mga ordinansa ng lungsod kung saan sila nakatira, kung ano ang parusa. Depende rin daw yan kung ilang beses nang nahuli ang violator. Meron silang mga holding area na halimbawa sa dinidesignate sa mga barangay halls or sa mga basketball courts. Doon muna sila hinuhold habang binubooking sila or pinagpuproduce sila ng mga ID kasi yung iba walang ID. Mm-mm. So hinuhold muna sila sa isang area na open. Mm-hmm. Para ma-maintain yung social distancing. Sa mga light offenses, maximum of 12 hours. So pasok pa rin yung sinabi ng Presidente na 9 hours, di ba?
Basta mayroong penal provision, yung local ordinance. Yung pag-aresto naman po, dapat po sang-ayon po yan sa ordinansa o sang-ayon sa batas. Kung wala pong ordinansa, ay nakasaad naman po sa revised penal code, no, na maximum of 12 hours. No? At kung hindi makasuhan, ay kinakailangan pawalan. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, dati na rin may utos ang IATF na sumailalim na lang sa community service ang malalabag sa health protocols. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.